Hello mga kabayan, kumusta po kayong lahat? Sana nasa maayos ang ating kalagayan ngayong panahon ng pandemya. At kung ikaw ay pauwi o nagbabalak na magbakasyon sa Pilipinas, ay meron kang dapat malaman. Kasi may bagong proseso na po para sa pre-registration, para sa swabbing natin, para sa PCR test natin mga uuwing OFW mga kabayan. Welcome back po ulit. Before we proceed, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay pakisubscribe naman bilang suporta. Pakilike ng video at pakihit ng notification bell para ma-update ka once I uploaded a new video, kabayan. Now, simula po March 21, 2021, all returning land-based OFW. Let me repeat, all land-based OFW na lalapag po via NAIA or Ninoy International Airport ay hindi na po dapat magrehistro sa Red Cross ECIF for swab test mga kabayan. Dahil nasira na po ang kanilang machine o at ang kanilang online system. Kaya nagresulta ito ng delay noong makaraang linggo. Siguro nasa second week ng Marso po yun. Umabot ng 4 na araw ang delay ng kanilang mga pagbibigay ng resulta mga kabayan. At wala pa rin abiso ang Red Cross kung kailan sila magbabalik operasyon. Kaya pinapayuhan ang lahat ng mga OFW, we do our pre-registration sa balikpinas.ph para makuha tayo ng QR code para sa libreng PCR test mga kabayan. I repeat, balikpinas.ph lang po tayo pwede magrehistro at pwede dito itrack ang resulta ng ating PCR test sa balikpinas.ph sa lahat po ng mga land-based OFW na lalapag po ng NAIA. O ulitin ko po, sa lahat ng mga OFW na lalapag ng NAIA, sa balik.ph po tayo magrehistro para sa libreng swabbing for PCR test. So ayan kabayan, nandito tayo sa screen. In this tutorial ay gagamit tayo ng laptop para mas malinaw. Pero pwede po gumamit ng smartphone bukod sa laptop. So pupunta lang tayo sa Google at i-type natin ang balikpinas.ph. So hanapin nyo lang po ito. OSS, ibig sabihin One Shop Stop COVID-19 Testing Management. So may paalala, basahin nyo lang po. So dito ito yung sinasabi ko na One Stop Shop. Bali, pinagaluhalong sa ngayon ng gobyerno ang nangasiwa sa website na ito. So yan ang register kung sa pagre-rehistro sa para sa libreng swab test. At ito naman pagkatapos swab test, pagkatapos ng mga 2 araw ay dyan mo i-track ang inyong swab test. So dito sa baba nakalagay malinaw na malinaw, International Arrival Process for OFW at Ninoy Aquino International Airport, effective 21 March. So ayan, number 1, form, point of origin, you are required to register ECIF to secure a unique QR code. So ito yung link para sa land-based OFW. So ito naman para sa sea-based, mga SIMA natin na mga kababayan, sa ECIF first aid.ph po sila dapat mag-rehisto sa mga lalapag lang po ng NAIA. So ayan, basahin nyo lahat kung ano ang mga procedure na dapat ninyong susundin. So ayan, sige, i-try natin mag-rehistro dito sa ECIF ng balikpinas.ph mga kabayan. So ayan, nagbukas na. So COVID-19 Electronic Case Investigation Form o ECIF. So may na itong naka-red, kailangan natin pilapan. All filled with red with asterisk must be filled out. So ayan mga kabayan, mga personal na impormasyon lang po dito ang kakailangan natin. Last name, apelyido, first name, middle name, suffix, birthday, sex, civil status, nationality, PILHERT number. Pag wala namang PILHERT number, kung hindi nyo maalala, lagay nyo lang dyan 4 na 0, passport number, home, walang asterisk, so optional, mobile number. Yan, napaka-importante po yan kasi dyan sila magsisend ng message sa inyo pagka nandun na kayo sa mga tinutuluyan ninyong hotel facility occupation. So optional, email, ito napakalaga, dapat yung aktibo na email kasi dyan sila mag-email para sa result ng swab test. Name of
next of kin. Ito, insinyo ito, pangalan po na ng mga mas malapit na inyong na magkamag-anak, asawa, kapatid. So, dyan isusulat nyo ang pangalan. So, anong type of relation? Halimbawa, lagay mo dyan Susan or Pinky, ganyan. Kahit anuman, lagay nyo yung relationship ninyo sa isa't isa. Halimbawa, wife. Ganyan. Wife. Yun. Wife. Tapos, kailan mahalaga din yung contact number ng next of kin ninyo. Tapos yung address, residence, nakalagay dito may dalawang option, permanent at saka current. Kapag halimbawa pareha lang yung address nyo sa permanent saka sa current, so i-check mo lang yung box dyan, address is the same above. So i-check mo lang yan para isang dito ka na lang mag fill out sa baba, kahit okay na yan. So, history of abroad. Dito naman, have you traveled outside the Philippines in the past 14 days? Kung ikaw ay lumabas, bumiyahe sa labas ng Pilipinas pagkalipas ng 14 na araw. So, kailangan maging honest ka dyan. I-fill out mo yan kung mayroon kang travel history. So, address abroad, pwede natin i-skip yan. Current workplace, pwede i-skip. Exposure history, so ito kailangan to, dapat maging honest kayo kung ano yung nararamdaman mo during registration, during pag-fill out nito, ay sagutan nyo lang dyan, yes or no. Okay, consultation or admission and information, so did you have previous COVID related consultation, yes or no. Madali lang yan. Was the case admitted in health facility, yes or no. So dapat maging honest kayo dyan. So clinical information, so in the past 14 days did you experience any symptoms, yes or no. So kung meron man kayong mga symptoms, mamimili lang kayo dyan kung ano yung mga, kung meron kayong mga hypertension, diabetes, ayan, cancer, lungs, wag naman sana, ano, pero hindi natin may iwasan yan. So, history of swab test, yes or no. Ayan, have you ever tested positive using PCR test before, yes or no. Dapat maging honest kayo dyan. Have you previously COVID-19 related consultation, yes or no lang po ang sagot. So dito, disposition at the time of report, ito naman ay pwede nyong i-skip kung wala naman kayong kung di naman kayo na-admit sa hospital. So dito sa pag-upload ng passport, ang kailangan ng kabayan ay yung pinaka-first page ng passport, ha, yung may photo, may address, may personal information, may pirma. So picturean nyo hanggat maaari, o kaya i-scan nyo. Importante, malinaw kabayan. So ayan, i-click mo yan, I agree. So mangayon kayo sa above statement at saka sa CAPTCHA security, i-click mo yan, I am not robot. At i-register nyo na, mga kabayan. So paalala po, ito po yung mga lalapag ng Metro Manila gabaya na iya. At para naman po sa nagtatanong, sa mga kababayan natin ng UFW land-based na lalapag ng Cebu, so sa Cebu may sarili silang protocol, proseso. So puntahan natin ang Cebu Mactan International Airport. So ayan, mga kabayan, sa Cebu, basahin natin, passenger advisory. Passenger bound for MCIA are advised to read the COVID-19 arrival protocol. So click mo yung no more. Ayan. So guidelines for domestic and international passenger arriving via Mactan Cebu International Airport. So dito may nahalaga yung pre-departure reminders at saka yung mga before your scheduled arrival. So ayan. All types yun, ha, non-OFW, OFW, CBs, kung anong-anong klase pa man na mga pasahero, must complete online MCIA passenger arrival registration sa form na ito. Okay? Within 5 days before your scheduled arrival date at MCIA. So ayan, para makuha tayo ng barcode, reference number,
travel reference number para sa pag para sa libreng COVID test sa test submission form, i-click nyo yan. So ayan, registration form for international flight passenger arriving at Mactan International Airport. So napakahalaga nito. So may anim na stages. So sagot, sasagutan nyo lang lahat yan ng tama at ng wasto, at saka i-continue mo lang. So ayan ha, mga kabayan, sa mga lalapag po ng airport ng Mactan, sa mga land base, OFW ay dyan po kayo magrehistro, at kahit po sa mga seaman na po na mga kababayan natin. Ngayon mapunta naman tayo sa Clark, kasi marami nagtatanong paano naman kami taga Clark, saan kami magrehistro. So ayan na, nandito na tayo sa Clark International Airport COVID-19 Advisory. So ayan, hanapin nyo lang yung ayan no, ECIF OFW land base at saka CVs. So, i-click nyo lang yan. So ayan, mga reminders. The following procedure shall be observed upon arrival from an international flight. Registration online. All passenger must fill up, submit the following form. Arrival, you may download the form from the provided link below. Okay, tapos case investigation form, ito yung CIF, ECIF for Overseas Filipino Worker, OFW, Land Base, and CBs. So, dito tayo. So, sa mga hindi naman OFW, dito kayo, non-OFW at saka sa mga foreign national. Okay, case investigation form, CIF, kung meron kayo additional form na need to be filled up, all arriving procedures. Yan. At saka kailangan din ng affidavit of undertaking. So, i-click natin yan kung ano ang lalabas sa kanila. Ayan. Para, ayan, klaro-klaro. Sa Clark International Airport po, ang gamit nila ay Red Cross. Red Cross pa rin, ECIF for arriving passenger para sa libreng, swabbing, para sa PCR test. Nasagot po lahat yan ng gobyerno. Sagot po yan ng UWA, mga kabayan. So, ayan na, mga kabayan, malinaw na. Ang uulitin ko lang po, ang mga pasahero na lalapag ng NAIA sa lahat ng mga land base na OFW ay dapat sa balik pinas.ph po tayo magrehistro sa lahat ng lalapag ng NAIA. At para naman sa Mactan International Airport, may sarili din silang form. So mag-fill out lang kayo online, kagaya na rin po ng Clark. Sa Clark, ECIF, Red Cross pa rin, mga kabayan. So ganun pa rin po ang protocol or requirements. Kailangan pa rin natin magrehistro sa oasis.owa.gov.ph 5 days before ng flight natin, at kailangan natin mag-download ng trace app, lalo na yun sa mga kung ikaw lilipad ng Visayas at Mindanao at Palawan via NAIA, para sa contact tracing kung sakaling man na may magpositibo sa inyong flight. So, kailan ba tayo pwedeng mag-register sa balikpinas.ph? Ang sagot, mga kabayan, dapat one day before ng flight natin, o di kaya kahit nasa airport na, okay na po yun, sa airport ng NAIA, o kahit sa hotel, mas komportable. Kasi mga kabayan, on the 6 days pa naman ang swabbing o sa pagkukuha ng specimen ng Philippine Coast Guard sa inyong tinutuluyang hotel, at ang mga government laboratory na po ang bahala nito magproseso, kasi wala na nga pong Red Cross ano. So sa loob ng 24 oras hanggang 72 hours ay malaman na ang resulta ng PCR test. Maghintay lamang kayo ng email, o kaya maaari din i-track ang swab test result sa inyong sa inyong cellphone through balikpinas.ph. Pag may resulta na, pwede na kayong humingi ng tulong sa reception desk sa inyong tinutulang hotel para i-print ang certificate ng PCR test, mga kabayan. At so pag okay na, so pwede na kayong magpag-ugnayan sa inyong house parent ng OWA para sa arrangement ng transportasyon para sa inyong final destination. Kung halimbawa ikaw naman ay Luzon bound, sa PITX po tayo, may libreng OWA bus po doon. Kung ikaw naman ay taga-NCR, so pwede na kayo magpasundo ng inyong mga kamag-anak. At para naman sa uuwi ng Palawan, Visayas at Mindanao, ay sa NAIA po tayo, NAIA Terminal 2.
Na, na yan po yung point of origin natin para sa libreng pagsakay ng eroplano, mga kabayan. So ano po? So ayan mga kabayan, sana nakatulong itong vlog sa inyo. Kung meron man kayong mga katanungan pa ay mag-comment lang po sa section box below ng video na ito. So this is Daz from Daz Cebu TV. Ako yung magpapaalam muna mula dito sa Dubai. See you soon.